Naparito ako dahil sa ginawa mo sa anak ko. Bakit mo siya sinaktan, ha? Di mo ba alam na child abuse ang ginawa mo? Saglit lang po, misis. Huminahon po kayo. Eh, paano ako hihinahon? Ako nga na ina, hindi ko siya mapalo. Ikaw pa kaya? Eh, teacher ka lang? Pinalo po ako ng teacher ko kahapon. Pinalo niya po yung mga kamay ko. Ha? Eh bakit kanya papaluin? Yun nga po, May. Kung ikaw nga, di mo ko pinapalo. Tapos siya, pinapalo niya ako. Tara, Ma. Patulpo natin. Miss Cruz, pwede po ba tayo mag-usap? Mrs. Dominguez, kayo po pala. Ano pang may paglilingkod ko sa inyo? Naparito ako dahil sa ginawa mo sa anak ko. Bakit mo siya sinaktan, ha? Di mo ba alam na child abuse ang ginawa mo? Saglit lang po, misis. Huminahon po kayo. Eh, paano ako hihinahon? Ako nga na ina, hindi ko siya mapalo. Ikaw pa kaya? Eh, teacher ka lang? Yun na nga po, misis eh. Teacher po ako. Ako pang nagsisilbing pangalong magulang ng mga batang ito sa paaralan. Dinidisiplina ko lamang po si Buboy. So, ako? Hindi ako marunong magdisiplina ng anak, ganun ba, Miss Cruz? Hindi naman po sa ganun, misis. Pero natanong niyo po ba si Buboy kung bakit ko po siya napalo? Buboy anak, sabihin mo, bakit kanya pinalo? Eh, naglalaro lang naman po kami. Naglalaro sa oras ng klase. Tama ba yon? Bakit si Mamay? Nahayaan lang naman ako. Ha? Gawin mo muna, tama na yung kakalaro mo. Gawin mo muna yung assignment mo, ha? Mamaya na! Nakikita mong naglalaro pa yung tao eh. Nak, tapusin mo muna yung assignment mo. Bago ka maglaro. O ayan, tuloy, namatay. Kasi ikaw, Mamay, ang ingay-ingay mo. Namatay tuloy. Kasalanan mo to. Ako na rin gawin yan. Kakainis. Hindi ko po siya pinalo nun, misis. Kundi pinagsabihan ko lamang po siya. At kung hindi ko po ginawa yon, malamang mataas po ang tsansa na mabagsak po ang kanyang quiz. Totoo ba yun, Buboy? At may isang beses pa po na nakita ko po siya during recess time, pinatapon po niya ang kanyang dalang pagkain. Eh, sa hindi ko naman yan gusto eh. Yan. Kain na. Ayoko kumain. Gulay na naman ang ulam. Anak, pasensya na ha. Wala pa kasing padala ng papa mo eh. Basta, ayoko kumain. Bigyan mo na lang ako ng pera. Sa school na lang ako kakain. Eh, anak, wala pa eh. Baunin mo na muna yung niluto ko. Bawi si mama pag nagpadala si papa, ha? Alam ko po kasi na pinaghirapan niyo pong ihanda ang kanyang baon. Kaya nasasayangan lang po ako sa mga pagkain na itatapon lamang niya. Kaya napagsabihan ko po siya. Pero hindi lamang po yun ang kanyang ginawa na humantong na po ako na kailangan ko na po siyang paluin. Ano po ginawa niya? Nakita ko po na kinukupit po niya yung class fund po namin. At hindi ko po pwede tolerate ang mga ganong klaseng pangyayari na kalalakihan niya ang ganong klaseng gawain. 5 piso lang naman yung kinuha ko dun, ma'am. Grabe na lang kayo, tas pinalo niya ako dun. Ikaw si mama nga eh. Pesos lang naman eh. Kahit na. Dapat nagpapaalam ka pa din. Masama daw. Ikaw nga, nakikita kita. Kumukuha ka ng pera sa bulsa ng pantalon ni Papa eh. Tuwing nalalasing siya. Uy,
ibig sabihin, masama ka rin? Sa Cruz, asan po yung pamalo na pinamalo niya sa anak mo? Tuma, ito po yung pamalo. Magulang niya na sana nag-uumpis ang magdisiplina sa kanya sa loob ng bahay, pero hindi ko ginawa. Nahiya ako sa'yo, Miss Cruz. Kasi nasgahan kita agad sa pag-aakalang inabuso mo ang aking anak. Bagus nagmamalasakit ka lang para ituwid ang baka nakasanay ang pangit na ugali niya. Hindi pa huli ang lahat, Mrs. Magtulungan po tayo para gabayan pa. Bata pa si Buboy. At kaming mga guro ay tumatayo rin nilang mga magulang at para na rin namin silang mga anak. Miss Cruz, sorry po. Walang anuman, Buboy. Pero alam mo ba kung kanino ka dapat humingi ng sorry? Opo. Ma, sorry po kung naging pasaway po ako. Ay, saka na lang. Namarin ko lang sa pagkakas.